we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw. Ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Quibod Castro. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Muling isa sa ilalim sa Yellow Alert ang Luzon Grid mamayang 1 p.m. hanggang 11 p.m. ayon sa NGCP. Sa anunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines, muling isa sa ilalim sa Yellow Alert ang Luzon Grid ngayong araw, April 17. Kasunod yan ang pagsasailalim sa Red Alert sa Luzon at Yellow Alert sa Visayas kahapon. Magsisimula ito alauna ng hapon hanggang alas 11 ng gabi mamaya. Ayon sa NGCP, 18 power plants ang naka-forced outage habang 3 planta naman ang gumagana sa mababang kapasidad, kaya 1,969.3 megawatts ang nawala sa Luzon Grid. Samantala, pinag-utos naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Department of Energy na mahigpit na subaybayan at makipag-ugnayan sa lahat ng stakeholder para matugunan ang sitwasyon. Inutusan din ng Pangulo ang lahat ng tanggapan ng gobyerno na magtipid sa paggamit ng kuryente. Sa pool sa CCTV, ang banggaan ng pick-up at kotse hanggang sa pagsalpok nito sa poste sa Calasiao, Pangasinan. Tunghayan sa report ni Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central, Luzon. Kuha ang CCTV footage na ito sa National Highway na bahagi ng Barangay Bud, Calasiao, Pangasinan. Makikita ang pickup na may mga pasahero sa likod. Papaliko ang pickup sa intersection, papunta sa National Highway. Makikita rin sa footage ang puting kotse na dire-diretso sa kanyang linya. Nasa outer lane ng pickup nang mabangga ng kotse na sinubukang pumunta rin sa outer lane. Sa lakas ng impact, pareho pang sumalpok ang dalawang sasakyan sa poste ng kuryente. Natumba at nagtamo ng sugat ang mga pasahero ng pickup. Ligtas naman ang mga driver ng dalawang sasakyan. Bis po sa CCTV, mukhang hindi nagbigayan yung dalawa, kaya yun, rumampa dun sa gutter. Eh, may mga sakay pa namang ano yung pickup, mga tao. Oo, mukhang mabilis naman sila. Nagkaayos na sa pulisya ang mga sangkot sa aksidente. Napapadalas daw ang aksidente sa barangay, kaya pinaigting pa ang pag-iikot sa lugar. Halos gabi-gabi po ang ano ng tanod natin. 24/7 naman silang nag-iikot sa ating barangay para maayos yung seguridad ng mga kababayan namin, sir. Ayon sa pulisya, maituturing na accident-prone area ang mga intersection, kaya ugaliin na magdahan-dahan ng mga motorista para makaiwas sa disgrasya. Please huwag naman po kayong mag-overspeed pagdating po dyan sa intersection. Anytime po mayroong sasakyan na tatawid, stop, observe, then go. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakuha na ng video ang ilang grupo ng magbabarkada ng mag-rumble sa isang kainan sa Davao City. Sinampanan ng kaso ng PNP ang mga sangkot sa naturang rumble. Narito ang report ni Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Makikita sa video ang tensyon sa pagitan ng grupo ng mga kalalakihang ito sa isang kainan sa Sibangkoy Street, Barangay 4A, Davao City, pasado alas 4, Sabado ng madaling araw. Maya-maya pa, makikita ang isang lalaki na nakasuot ng puting t-shirt na may bit-bit na upuan. Kumuha naman ng upuan ang isang panglalaki na kaharap nito. Nang ihagis, tumama ito sa isang babae na dumampot din ng upuan. Tirangkarin itong ihagis ang upuan pero napigilan siya ng isang lalaki. Hanggang sa nagkabatuhan na ng upuan ang magkabilang grupo. Ayon sa namamahalan ng nasabing kainan, nahirapan sila sa pag-awat sa mga nasabing individual. Ayon kay Elias Rami na isang service crew, regular customer ng kainan ng mga nasabing individual,
Nagdaka na lang daw siya nang magkainitan ang dalawang grupo matapos ma-serve ang kanilang mga order. Wala dyan sa expect nga magkasakitan sila. Kaya usually nagkakaon sila deria, batuhan lang o word eh. Dahil sa insidente, ilang upuan at lamesa ng kainan ang nasira. Base sa investigasyon ng kapulisan, dalawang grupo ng magbabarkada ang nagkagulo na pinaniniwala ang nakainom ng alak. Hindi pagkakaunawaan at selos ang tinitinang sanhi ng masabing rambol. Mga around 4 a.m. na ito nahitabo, sir, nga na ay misunderstanding, na ay concerning personal issues, no? Ato lang ikuan yung mga both sides, sir, both parties. Motohinungdan nga nagkalali sila. Pumunta pa sa kapulisan ng ilang miyembro ng isang grupo upang reklamo ang kabilang grupo dahil sila umano ang biktima. Pero napagdesisyonan ng kapulisan na lahat ng sangkot sa nasabing rambol ay sampahan ng kasong alarms and scandal. Sa amuang nga part, gusto na mo maleksyonan sila, sila ang action, sir, no? Dapat responsable yun ta, sir, especially kung naata sa publiko nga lugar. Sabantala, hinihikayat naman ng kapulisan at barangay na agad i-report sa kanila ang anumang insidente. Gawin sa maayos na paraan ang mga hindi pagkakaintindihan. Mula sa GMA Regional TV, Juan Mindanao, Kent Abrigana, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Natupok ng apoy ang 6 na stall sa isang talipapa sa Virac, Catanduanes, habang isa naman ang patay at isa ang sugatan matapos masunog ang isang bahay sa Naga City, Camarines Sur. Naka-alerto si Chris Novello ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Nasa 6 na stalls at isang bodega ang natupok sa sumiklab na sunog nitong Abril 15 sa isang talipapa sa Barangay Bigaa, Virac, Catanduanes, na damay magyang isang motorsiklo at pick-up na nakaparada sa lugar. Ayon sa BFP Virac, gawa sa light materials ang mga stalls sa lugar, kaya mabilis na kumalat ang apoy. Tinatayag na sa 103,500 pesos ang inisyal na pinsala sa mga estruktura at hindi pa kabilang sa naturang halaga ang mga nasunog na paninda at iba pang gagamitan. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Sa ngayon po, ni-establish pa rin namin ang cause and origin ng fire, kasi upon investigation, marami ang lumalabas na kwento na iba-iba. Patay naman ang isang 73-anyos na babae sa sumiklab na sunog sa isang bahay sa Barangay San Juan sa bayan ng Kanaman, Camarines Sur, nitong Abril 14. Sugatan din ang asawa nito matapos magtamo ng lapnos sa iba't ibang bahagi ng katawan. Pinaniniwala ang mayroong binalikan ang babaeng biktima sa loob ng bahay kaya natrap na ito. Sinasabi nila, kwarta yata ang binalikan. Nakalaag sa cabinet. Kung may hiling ta si Gadan, si victim, si ma'am, nakamayo na siya sa igdaan. Paluwas na talaga siya. Hindi ko pa agad napansin agad yung sunog. Dala nang nautulog na po kami. Galing po kami sa reunion na 13 na gabi po. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad, pero isa sa mga tinitingnan pinagmulan ng apoy ay ang linya ng kuryente. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, Chris Novello nagbabalita para sa GMA Integrated News. Libo-libong magsasaka sa Midsayap, Cotabato ang apektado na bunsod ng mainit na panahon. Nasa mahigit 5 million pesos na ang naitalang danyos sa kanilang mga taniman. Kaya pinag-aaralan ngayon ng LGU na magdeklara na ng State of Calamity. Narito ang report ni Abby Caballero ng GMA Regional TV, Juan Mindanao. Nakararanas na ng krisis ang mga magsasaka sa Midsayap, Cotabato dahil sa tindi ng init ng panahon. May mga araw na umaabot pa sa 41 degrees Celsius ang heat index sa bayan. Kaya ang mga pananim nila tulad ng sili, pipino, talong at iba pa, nangamatay na. Mas lumala pa raw ang sitwasyon dahil sa water shortage. Nag-ampo na lang ako sa Ginoo nga Lord, tagaay kong ulan. Bisag kaus, sa isa ka semana, bisag kausa na lang. Kaya para nga akong tanong, mubalik o kabuskog. Ang palayan sa bayan na nasa 6,000 hectares, nasa 1,000 hectares lang ang pwedeng tamnan sa ngayon dahil ito lang ang may sapat na supply ng tubig. Imagine the 5,000 discrepancy ng hindi nakapagtanim. And to take note, November pa halos ang last harvest ng mga farmers natin sa rice. And June pa sila makapagtatanim when the rain comes. So, wala talagang kabuhayan ngayon yung mga magsasaka natin.
Sa tala ng Municipal Agriculturist's Office, mahigit 7,000 magsasaka na ang apektado sa bayan. Kahit nga ang matatamis na pakwan dito sa Barangay Buol Norte, pait ang hatid nito sa mga magsasaka. Dahil maliban na sa may oversupply nito dahil harvest season din sa ibang lugar, nagka-crack at nasisira ang ibang bunga nito bunsod ng mainit na panahon. Kaya hindi na rin mapapakinabangan. In the watermelon crops na alternative na tinanim ng mga farmers natin dito, a heat-loving crops, is hindi niya na kaya yung tindi ng init. The fruits is pumuputok, nagka-crack, and the quality of the fruit is very low. Ayon sa Municipal Agriculturist's Office, nasa 2 hanggang 5 piso per kilo na lang ang farm gate price ng pakwan, na dati ay nasa 15 hanggang 20 pesos per kilo. Kaya't umaaray na ang ilan sa mga nagtatanim nito dahil lugi na raw talaga sila. Kaya umaasa silang matutulungan sa kanilang sitwasyon ngayon. Unta kami bulig eh. Mabulikan makapitungod sa init, sa kapigado namun diri. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Abby Caballero, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasa 450,000 na tonelada ng palay ang nawawala sa bansa kada taon ayon kay Department of Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Kaya ang pagtatayo ng post-harvest facilities ang nakikitang solusyon para walang masayang na produksyon ayon yan sa DA. 12% hanggang 15% o katumbas nga ng 450,000 na tonelada ng palay ang nawawala o nasasayang sa bansa kada taon. Tinatayang abot naman sa 93 billion pesos ang kailangan sa susunod na 3 taon sa pagpapatayo ng post-harvest facilities upang makatipid ng 10.7 billion pesos ang Pilipinas taon-taon. Tututukan din daw ng ahensya ang pagsusulong ng ilang batas at regulasyon na magbibigay daan para sa mas mahusay na pagtugon sa mga hamong kinakaharap ng sektor ng agrikultura. Kung pwede pa, yung ibang pera, ibili ng fertilizer na para ibigay for increased production. Irrigation, yes, plus small water impounding and solar power irrigation. Naging matiwasay ang 2 araw na Register Anywhere project ng COMELEC sa Maguindanao del Norte. Ang detalye sa live report ni Abby Caballero ng GMA Regional TV, Maguindanao. Abby? Sara, dinagsa ng mga residente sa BARM ang Special Register Anywhere Project ng COMELEC sa Camp Darapanan sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, kung saan personal na bumisita si COMELEC Chairman George Garcia. Sa layuning makaboto ang lahat ng residente sa parliamentary election sa BARM sa taong 2025, nagsagawa ang COMELEC ng 2 araw na Register Anywhere Project sa Camp Darapanan at Camp Abubakar sa Maguindanao del Norte noong Lunes hanggang Martes. Personal namang bumisita sa registration sites si COMELEC Chairman George Garcia. Itong mapatunayan sa lahat that the COMELEC can go anywhere, that the COMELEC can register anybody. Sa Camp Darapanan, dagsa ang mga residente sa 1 at 2 araw ng aktibidad. Bukas ito para sa mga new registrant at nag-transfer ng place of registration. Kabilang sa mga nagparehistro ang estudyanteng si Almera at kanyang kapatid. Gusto po akong bumoto kasi may karapatan po akong bumoto. Actually, medyo mainit yung panahon eh. Sobrang init. Pero all in okay naman. Talagang kaya lang para maka-register. Madarating na election sa 2025, di ba? So, eager po kami talagang bumoto. Ayon sa COMELEC, i-verify nila ang mga nagparehistro upang pagdating ng election, walang double entry sa listahan ng mga botante. Pagkatapos kasi nitong application for registration, magkakaroon kami ng AFIS. So, titingnan namin kung yung mga nagparehistro, Darapanan man o kahit sa Abubakar, ay may katulad na fingerprint sa ibang parte ng ating bansa. Para mapatanggal natin yung pinaka-latest na registration. Mareretain pa rin, again, may mareretain pa rin yung earlier registration.
Sara, ayon sa COMELEC, posibleng magsasagawa pa ng Special Register Anywhere Project sa iba pang bahagi ng BARM sa mga susunod na buwan upang makater ang iba pang mga residente na hindi pa nakapagparehistro. Kung sakaling kasado na ang schedule sa susunod na Special Register Anywhere Project, hinihikayat ng COMELEC ang mga residente na huwag sayangin ang oportunidad na makapagparehistro. Sara. Okay, maraming salamat, Abby Caballero ng GMA Regional TV, One Mindanao. Ito ang inyong Regional TV News. Pinuri ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na walang nasaktan o nasawi sa anyay pinakamalaking shabu shipment na nasabat sa Batangas nitong Lunes. Tutukan sa report ni Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Matapos ang pagkakasabat ng halos 2 tonelada ng umanoy sabu na nagkakahalaga ng 13.3 billion pesos noong Lunes sa barangay Pinagkurusan, Alitagtag, Batangas, nagtungo rito si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang inspeksyonin ang mga kontrabando. Kinumpirma ng Pangulo na ito na ang pinakamalaking huli ng droga sa buong bansa kasunod ng 11 billion pesos na nasamsam sa Infanta, Quezon noong March 2022 na nagresulta sa pagkakaaresto ng hindi bababa sa 10 suspect na sakay naman ng 3 van. This is the approach that we are taking to the drug war. We take apart, binabaklas natin yung mga sindikato, kahit sino man. Ang nakita natin may kasabwat dito sa drug trade, kahit sino man, talagang iniimbestigahan natin. Pinuri naman ng Pangulo na walang nasaktan o nasawi sa aniyay pinakamalaking shabu shipment. Maaari raw mapagtagumpayan ang drug war sa pamamagitan ng kasalukuyang programa ng kapulisan at intelligence na hindi na kailangang gumamit ng karahasan. This is the biggest shipment of shabu na nahuli natin. But not one person died. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. Basta't inoperate natin ng dahan-dahan, yun naman dapat ang approach. Para sa akin, yun dapat ang approach sa drug war. Sabi ng Pangulo, matitiyak niyang hindi nagmula sa bansa ang mga drogang nasabat sa Batangas. Iniimbestigahan na rin kung saan sana ito dadalhin. Bilin niya sa mga otoridad. There's no silver bullet to this. Kailangan talaga kayod. We have to operate, we have to gather intelligence, we have to coordinate. There is no other solution but to keep doing this. Hanggang it is not, magawa napakahirap magpasok ng drugs sa Pilipinas. That is the situation that we are hoping to achieve. Isinailalim na rin sa inquest proceedings kahapon ang nahuling suspect na nauna ng dumepensa na hindi niya alam na illegal na droga ang kanyang i-deliver. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang 3 miyembro ng Dawla Islamia Maute Group matapos makainkwentro ng militar noong Sabado sa Munay, Lanao del Norte. Mga armas na recover ng kasundaluhan. Sa nagpapatuloy na focused military operations ng kasundaluhan sa Lanao del Norte, nagkasagupaan ang 103rd Infantry Brigade at ang pinaniniwalaang 7 miyembro ng Dawla Islamia Maute Group noong Sabado, April 13. Tumagal na ilang minuto ang palitan ng putok ng baril ng 2 panig na nagresulta sa pagkamatay ng 3 miyembro ng DI Maute Group at ang pagkakasugat ng 1 sundalo. Sa clearing operations ng 103rd Brigade, na-recover ang 3 M14 rifles, mga bala at granada. Ayon sa kasundaluhan, nagpapatuloy ang kanilang operasyon para masugpo ang mga nalalabing miyembro ng teroristang grupo. Pinasinayaan kahapon ang isang bagong manufacturing facility sa Tanawan City, Batangas na ayon sa Department of Agriculture, magiging tulong sa ekonomiya ng bansa. Tutukan sa report ni Hazel Alviar ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang pagpapasinaya sa bagong manufacturing facility sa Tanawan City, Batangas kahapon April 15. Matapos ito, umikot din siya sa loob ng planta. Magiging malaking tulong daw ito sa ekonomiya hindi lang sa lalawigan kundi sa bansa. Napapanatili rin daw nitong buhay ang tobacco industry ayon kay Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Given the significant decrease in local tobacco production, I understand that the local leaf is being considered for inclusion in the production of smoke-free products, including heated tobacco sticks
in the new manufacturing lines. I am confident that our local tobacco leaf will be able to meet this new demand. Well, I think it's a great news not only for the smokers that we opening that plant, but also for the tobacco growers in Philippines. Ipinasilip din ang kanilang scale model na state-of-the-art facility. Aabot sa 1.1 hektar ang planta kung saan malaking oportunidad rin daw ito sa local employment. Pinasalamatan ni Laurel ang kumpanya na piniling sa bansa patuloy na mamuhunan sa kabila ng umano'y economic challenges. Our government has always recognized PMFTC's substantial contribution to the Philippine economy and society, providing employment to about 4,500 Filipinos, ensuring the livelihood of our tobacco farmers with their tobacco leaf purchases, averaging about 1.8 billion pesos annually. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Hazel Kawaing Alviar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Di ba kaya sa budget ang all-around the world trip ngayong summer? No problem kasi may isang atraksyon sa Bohol na dadalhin ka sa mga sikat at pamosong tourist spot sa buong mundo. Ito ang Mirror of the World and Botanical Garden na matatagpuan sa Barangay Libho sa bayan ng Sikatuna, Bohol. Sa entrance pa lang, parang nasa loob ka na ng eroplanong papunta sa iyong destinasyon dahil sa disenyo nito. Sa entrance fee na nagkakahalaga ng 50 hanggang 170 pesos depende sa oras, parang dream come true na ang pinapangarap na all around the world trip. Sa pagpasok, sasalubong sa iyong mga mata ang magagandang replika ng mga sikat at pamosong landmarks at tourist spots sa buong mundo. Kagaya na lang ng Eiffel Tower sa France, San Francisco Bridge o Golden State sa Amerika, Statue of Liberty, Windmill sa the Netherlands, Merlion sa Singapore at marami pang iba. Makikita rin dito ang Christ the Redeemer sa Brazil at Leaning Tower of Pisa sa Italy. Matapos ang nakakapagod na paglilibot, kung gutom ka na, maaring mag-dine-in sa isang restaurant na malapit sa Big Ben Clock na replika sa London. Bukas ito alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. May iba pang idadagdag na ipapatayo katulad ng Mount Rushmore sa Amerika, Great Wall of China at Pagoda sa Japan. Ito ang inyong Regional TV News. Mga kapuso, nakapagtala muli ng bagong pinakamainit na record sa bansa ngayong 2024. Habang trough ng low pressure area ang magpapaulan sa ilang bahagi ng Mindanao. Narito ang report. Ayon sa PAGASA, naitala ang 40 degrees Celsius na temperatura nitong Lunes sa Etchague, Isabela. Mga kapuso, magkaiba ang temperaturang yan sa isa pa nating sinusuka tuwing dry season, ang tinatawag na heat index o damang init. Ngayong araw, posibleng umabot sa 44 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Dagupan, Pangasinan, Ambulong, Batangas, Puerto Princesa, Palawan at Aborlan, Palawan. 43 degrees Celsius naman sa Bacnotan, La Union, Sangley Point, Cavite, Pili, Camarines Sur, Iloilo City, Dumangas, Iloilo at Katarman, Northern Samar. 42 degrees Celsius naman ang posibleng heat index sa Apari at Tuguegarao sa Cagayan, Etchague, Isabela, sa Subic, Zambales, San Jose Occidental, Mindoro, Vira, Catanduanes at Tacloban, Leyte. Ngayong Miyerkules, halos buong bansa ang makararanas ng maayos na panahon, maliban sa ilang lugar na posibleng magkaroon ng light to moderate rains base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Ayon sa PAGASA, ridge ng high pressure area ang nakaapekto ngayon sa eastern section ng northern at central Luzon. Posible namang magpaulan sa southeastern Mindanao ang trough ng isang low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Halos malapit na yan sa equator kaya mababa ang tsansa nitong pumasok sa PAR at maging isang bagyo. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Sara Hilomen Velasco, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, nakumpirma na ng National Bureau of Investigation Bacolod City ang pagkakakilanlan ng natagpuang chop-chop na bahagi ng katawan ng isang tao na iniwan sa labas ng tanggapan nitong Marso. Natukoy ito sa pamamagitan ng nakarecord na fingerprints
Apat na taon na ang nakalipas daw matapos na kumuha ng NBI clearance ang isang lalaki na kinilala na si Alias Baltazar. Base sa dactyloscopy report ng NBI National Headquarters Forensics and Scientific Research Service, itinuturing na identical ang biometrics mula sa putol na kamay at biometrics ni Alias Baltazar na taga Panoncoy sa Bacolod City. Matatanda ang dumulog sa pulisya ang mga kaanak nito para i-claim ang mga bahagi ng katawan ng sinasabing nawawalang lalaki. Isinilalim na sa cross-matching ang anak nito para sa DNA testing. Natukoy na rin sa ngayon ng NBI Bacolod City kung sino ang nasa likod ng pag-iwan ng plastic bag na laman ng nasabing chop-chop na bahagi ng katawan ng lalaki sa lugar. Dagdag pa ng otoridad, sangkot umano sa iba't ibang iligal na aktibidad si Alias Baltazar. Hindi pa rin natatagpuan sa ngayon ang iba pang bahagi ng katawan nito. Hindi alam ng family yung mga ginagawa niya. Parang malihim, hindi niya alam yung mga illegal activities. Hindi alam ng family niya. Tone-toneladang bangkulis ang napadpad sa baybayin ng Ligao City, Albay. Tone-toneladang isdang bangkulis ang nahuli ng mga residente at mangingisda sa barangay Katburawan sa Ligao City, Albay nitong April 13. Ayon sa upload ng video na si Jeneline Romero, nagtulong-tulong na mga tao sa paghila ng lambat dahil halos hindi na itumakaya ng mga mangingisda. Nang makarating sa baybayin, kanya-kanyang kuha na ng isda ang mga tao at hindi na rin daw ito pinigilan ng mga mangingisda dahil sa dami ng mga isda. Ang maraming huling bangkulis na ito ay nagpapakita lang daw na sagana rin ang nasabing karagatan sa mga isdang dilis na kinakain naman ng mga naturang bangkulis. Dahil sa mahigpit na pagbabawal ng lokal na pamahalaan at BFAR Bicol sa ilegal na pangingisda, nagresulta ito para mas maging sagana sa isda ang naturang karagatan. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.